Guys, my name is Police Jaco. We are talking about illegal possession of firearms. So, pag sinabing firearms sa batas, guys, is considered kahit yung barrel, basta may capable siyang, pwede mo siyang saka ng bala, barrel is considered a gun. Kahit, yan, mga sumpak, yung tubo na single shot, laruan na improvised na ginawa mong single shot na 22 or yung shotgun na 22 o yung air gun na ginawa mong magnum is considered a gun. Pag nahuli po yan sa posisyon nyo na walang permit, we are talking about permit, susunod natin ay papasok yan sa illegal possession of firearms. Medyo mabigat ang parusa is 6, maximum of 6 years o prison correctional or maximum of 6 years depende sa caliber. So medyo mabigat. Hindi po, kung gusto nyo magkaroon ng firearms possession or permit to carry, mag-a-apply po kayo ng permits. Yung permits, o ano ba tong illegal position to own, LTAP kung tawagin, position to license to own and possess firearms, LTAP, natawag na lisensya ng firearms, tapos permit to carry, yung tatlo ang yan, isi-secured nyo. Ang permit to carry ay ano yan, mga 1 year nire-renew nyo. I think yung sa barrel naman ay 5 years, at yung LTAP naman ay 2 years, every 2 years na rin nyo. Yun po ang kailangan nyo para makapag possess kayo ng firearms. So, kung sa bahay lang naman, ang kailangan mo lang ay LTAP saka license ng firearm. Kung pang bahay lang, hindi mo pwedeng dalhin. Yun po. So for any caliber. So limitado po ang pag civilian ka, limitado lang po yung ini-issue ng barrel. I think 45, the maximum pag civilian. At ang per LTAP ay alam ko, 2 lang ang dapat mong bilhin. So, sama na yung shotgun na automatic. Ganda pang bahay yun. Yun po, kapag nahulihan ka nitong illegal possession of firearms, ay kailangan medyo, although may bail na muli siya to, may bail naman to, siguro pag first offender ka ay pwede kang mag-apply ng probation, kasi ang penalty naman yan is 6 years, below 6 years, maximum 6 years. So, pwede ka mag-apply ng probation. What is probation or parole? Yung parole. Kasi ang nag-a-apply ng parole with sentence of maximum of 6 years. Yun. Yun guys, so kung may iba kayong katanungan regarding sa firearms, caliber, kinds of firearms, mag-iwan lang po ng comment sa baba at para susubukan nating masagot yung inyong katanungan. At tungkol naman sa mga license, so gagawin natin separate na video yung how to possess a license. Yan, tatlong klase ng license na yan. LTAP, permit to carry, and carry ng firearm. So aalamin din natin ang price niyan. So gagawa lang ako ng listang, hindi ko masyado ma-memorize. Pero ang alam ko, yung permit to carry ay let's say 6,000. Kung ikaw maglalakad, 6,000 to 10,000 kung hanap ka ng katulong. Diba? So yung firearms naman ay magkano ba? Nakalimutan ko. Pero mababa lang, walang 10,000. Tapos yung tawag nito, permit to carry, na taon-taon mong nire-renew, yun ang masakit pag civilian ka,
at hindi ka namang kayamanan, maglilisin siya ka ng baril, medyo mabigat. Si yearly mo yan, i-re-renew, magre-report ka doon sa krami. So yun guys, igagawa natin yan ng summary. At para na rin sa ating kaalaman, sa aking kaalaman, sa inyo. At kung mayroon ka tong katanungan, yan po ang regarding sa firearms, no? So, huwag po tayong magdadala ng similar ng firearm, single shot, o ano, o yung mga improvised gun na single shot na ginawa para ano, papasok po yan sa illegal possession of firearm. Bawa naman po kayo kung hindi nyo alam na ma-charge kayo ng illegal possession of firearms na sabihin nyo laruan lang. So, imbed yung mga laruan na similar ng gun ay pinagbabawal na din, no? So, yung mga permit niya, pag-travel niya, kung kayo ay bibili, kailangan mo na sa proper nalagyan para pag-travel mo ay hindi ka ma-charge. At may permit to travel din po yan ng alam kong pag similar of gun. Ngayon po, huwag na natin pahabain. Tanong na lang po kayo. At kung kailangan nyo ng legal assistant, criminal lang po tayo, hindi po ako abogado. PM lang po sa ating Facebook page, Polisya Ko. At pwede nyo akong kalabitin sa ating Messenger. And din, Polisya Ko din po. Unik lang po kayo at pakasakaling. Kung hindi kayo makatulog ng dahil sa inyong dispute, mahirap po kasi pag may dispute lang na pag-legality at hindi ka talagang makatulog pag hindi mo alam yung gagawin. At lalo na kung wala ka namang abogado, pambayad at pera, di ba? So ang karamihan naman sa ating na YouTube at mga na maliliit na walang access po sa abogado, wala rin access sa legal assistant. So dito po tayo sa ating channel, pinapromise ko po na tutulungan ko kayo sa abot ng ating makakaya. Thank you for watching. Then comment lamang po sa inyong mag-leave lamang ka po kayo ng inyong katanungan sa ating comment box. Meron dyan. At kung talagang nag-arigin po yung inyong concern, kalabitan niyo po ako sa Messenger. Ayan po, sisikapin natin masagot yung inyong katanungan. So marami na po tayong masagot, marami na tayong natulungan regarding sa mga kaso. So sana po patuloy po ninyong suportahan ang ating channel para medyo umusbong na at magpatuloy ang ating serbisyo. So thank you for watching. At hanggang sa muling video, ako'y nagpapasalamat dahil na nasa tapos na natin ang ating threshold na requirements at nag-aantay na lang tayo na application, mag-a-apply na tayo. So thank you for watching guys. See you next video.